Hello po, good morning, good afternoon, and good evening. I'm back. Welcome po sa aking channel na Cactus Pinoy Grower. Ako po si Adelina Lucegro. Samahan po ninyo ako. Ngayon magtatanim po ako ng aloe vera. Pakita ko po sa inyo. Ay, pero bago po ang lahat, mga kababayan, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking channel, pakipindot naman po yung subscribe dyan. Tapos yung nalalabas. Tapos, pakishare na rin po, pakilike, and pwede rin po kayo mag-comment dyan sa pinakambabang baba ng aking video. Ngayon po, ito si Giant Aloe Vera ko. Tingnan po ninyo. Kaya lang, naputol po yung isang sanga niya Naputol yung isang sanga ni aloe vera ko. Pero ayan po siya Tingnan ninyo Si Giant Aloe Vera. Ayan po, yung nakikita ninyo sa likod ko. Isa po ito doon sa likod. Sa likod ko na nakikita nyo. Naputol lang yung dahon niya. Ayan po. At saka, meron na po siyang babies, May baby na siyang isa. Yan, Yan. Pero hindi po ito yung itatanim ko. Hindi ito yung itatransfer ko. Yung isa. Dito muna natin to si aking Giant Aloe Vera sa tabi natin. Kasi, lilipat natin itong isa. Dito ko po kukunin to, Ililipat ko po ito. Para lumaki siya. Parang, hindi siya masaya dito, Ito po kasi pinagtataniman ko. Pure buhangin po ito kasi wala pa po akong pumice noon. Wala rin akong batong maihalo kasi mas maganda po yung pumice kasi yung magaan lang po yun So ililipat po natin ito si aloe vera sa isang paso. Dito ko na po siya ililipat para lumaki siya. Pero ito po nung itinanim ko is ganyan lang siya kaliit Kasamahan niya nito. Ganito rin po kasamahan po nitong malaking ito. Itong mga ito. Ganyan lang siya pero ngayon malaki na. 'Di ba po? Ngayon, aalisin ko po ito para mailipat ko dito sa isang lalagyan sa kanyang paso. Baba po natin para makita po ninyo. Yan. Ay. Yan po ang aking yan, dito muna po. Lipat natin dito. Ito po ang aking pangtanim po. Ay, itong pong lupa ay sinamahan ko rin po ng kunting pumice. Pero mas marami po ang ang lupa. Kasi aloe vera siya. Pero ano rin po yan, kapatid din po yan ng cactus, si aloe vera. Lagyan natin ng lupa. Yung aso po, laging nakikisama sa video ko. Yan po, lagyan po natin ng Lagyan natin ng mga lupa. Madali lang po magparami ng aloe vera. Kasi po, nanganganak din siya ng marami. Yun nga lang po, gusto nila sa initan, mas maligaya sila pag mainit yung, nandun sila sa initan, nakatanim, naiinitan sila. Pero pwede rin naman po kung wala po kayong, pagtatamnan sa labas, pwede naman po sa paso, pero nasa yung, sa tapat na lang po ng bintana ninyo ilagay para nasisinagan siya ng araw, para naaarawan din po siya kahit nasa loob ng bahay. Katulad po ng cactus, ganun din. Basta naiilawan siya. O kaya, pwede rin pong lagyan ninyo ng ilaw sa... O tapatan nyo ng ilaw para meron lang siyang init. Ganyan po ang gustong-gusto nila yung mainit. Katulad niya, ng mga cactus po. Ayan. So, hindi natin po punuin. Ganyan lang po muna ang ilalagay kong lupa. Tapos... tatanggalin ko na po ito si aloe vera puro cactus yun nasa kukuti ko tatanggalin natin, hukayin natin kasi madali lang po itong tanggalin kasi buhangin siya
Pero nabuhay naman po siya kahit buhangin. Ayan o. Kasi nun, wala pa nga akong lupa. Ay, wala pa akong pumis. So, kailangan sa buhangin. Sa buhangin ko muna siya tinanim. Ayan, bumili ako ng buhangin para dyan ko itanim. Pure buhangin po yan. Meron naman po siyang ugat o. Nabuhay naman po siya o. Diba, ang haba nga ng ugat niya o. Oh, wawa naman, nalaglag. Ayan, di maganda yung ano niya. Ito po ang haba ng ugat niya o. Ugat niya mahaba. Ayan. Tapos, ipatong lang po natin ito si aloe vera ng ganyan. Pinapatong ko lang po yung ganyan. Ayan. Tanggal yung ano niya. Wawa naman. Pero okay lang po yan. Natanggal na pero okay pa rin. Pinapatong ko lang po. Saka ako lalagyan uli ng lupa. Yan. Nagpapatubo pa po ako ng ano nito, dahon. Titingnan ko kung makakapagpatubo ako ng dahon lang. Sa susunod na lang po kasi initry ko pa lang itanim yung dahon niya kung tutubo ba siya. Nagtry po ako. Tapos pag nag-okay po, pakita ko po sa inyo na pwede pa lang itanim ang dahon. Kung mag-okay po yung itinanim ko. Dadagdagan ko pa ng lupa, pupunuin ko para maging matibay yung ano niya, pagkatayo niya. Ano, medyo madilim na ba? Ano na po dito kasi hapon na. Alas 5 na yata ng hapon. Pero nagtatanim pa rin ako dito sa garden. Minsan po, inaabot ako dito ng dilim. Naglalagay na lang ako ng ilaw. Kasi na-addict na ako dito sa garden. Lagi na lang dito sa garden. Ayan natin para tumibay yung puno niya. Lasikin natin siya. Yung ano po, kaya po hinahaluan to ng pumis. Kasi minsan po yung lupa malagkit. Pag malagkit po yung lupa niya, ano, hindi siya makakahinga at saka pwedeng mabulok o hindi siya magkaroon ng maraming suwi pag maano yung ano niya, malagkit yung lupa niya. Kaya po ito, parati akong mayroong pumis na inihahalo sa aking itinatanim. Ingay ng aso. Always na sumasama lagi. Ayan po, oh, nakatanim na siya. Sana po, lumaki siya at manganak din ng marami. Kasi ito po, magkaparehas lang po sila nito, oh. Ayan, magkaparehas lang po sila ni yan, magiging giant din siya. Pero siguro pag inabot ito ng maraming taon, magiging giant talaga siya. Tapos ito po, na ano, dito muna tayo sa pagtatanim ko. Ito po, diba, tinanim ko na po ito. Nakatanim na siya. Hindi ko po ito dinidiligan. Ganito lang po, hinahayaan ko lang po siyang ganito. After 2 weeks ko siya didiligan ng konti, dito sa tabi lang. Yan, dito lang po sa tabi. Yan. Ganun po ako magtanim. Yung iba po na nakikita ko, dinidiligan po nila. Pero ito, ako po, hindi ko po dinidiligan after 2 weeks pa. Didiligan ko siya ng konti lang. Yan. Para makainom siya ng tubig. Kasi po, hindi naman to mamamatay eh. Dahil puro ano po ito, tubig yung katawan niya. Baka po
pagdiniligan niyan at ano, hindi ko pa na-try yung magdiligan bagong tanim. Eh baka po malunod siya, pero ganito po ako magtanim. Tapos ito po na aloe vera na to. Ito po, nakikita niyo ang laki ng aloe vera to. Ito po yung ganito. Yan, ang laki niya, 'di ba po? Kinukuha ko po ito. Diyan, tapos kinukuha ko yung gitna. Yung gel niya kinukuha ko. Inihahalo ko sa gelatin pa nagluluto ako ng gelatin. Inihahalo ko po ito. Anak ko, ang sarap po ng ano. Ang sarap ng gelatin. Nung pinatikim ko nga po sa iba yung niluto kong ganito. Tinanong ko siya, sabi ko, "Meron ka bang naramdamang kakaiba?" Sabi ko ganun. "Ay, meron ka bang nalasahang kakaiba sa kinain mong gelatin?" Sabi ko sa kanya. Sabi niya, "Parang meron." Ano 'yun? Para siyang ano, yung makunyat-kunat, yung parang kaong, ganun, makunyat-kunyat. So sabi ko, nilagyan ko na, eh, kasi hindi ko muna sinabi na yung niluto kong gelatin, merong aloe vera, kasi baka hindi niya kainin. Sinabi ko na lang, no, nagtanong na lang ako nung natapos na niyang kainin. Tapos yun, sabi niya nga, "Ay, masarap, ano yun?" Sabi niya ganun. Tapos sabi ko, "Ano yun, aloe vera." Sabi ko sa kanya, nilagyan ko siya ng aloe vera. Sabi niya, "Oh, talaga, ang sarap pala." Tapos sabi niya ganun sa akin, panagluto daw uli ako ng gelatin. Lagyan ko daw po uli ng ganitong aloe vera. O, try din po ninyo, ang sarap kaya po maglagay nitong ano, aloe vera sa gelatin. Hindi ko pa po na-try isama sa iba, pero sa gelatin po, ilang beses ko na itong ginawa. Kasi noon, maliliit pa lang po yung aking aloe vera. Ito, binigay lang po ito sa akin ng sister ko, oh, na aloe vera ng ito ni Juliet. Yan, oh. Laki na niya. Tapos, nung ano po, naiyak pa po ako nung ano to, nalunod, kasi po ano, natatamaan siya ng tubig, na over sa tubig, nang hindi ko alam. Hindi naman po akong may gawa. Nangitim siya, yung nabulok po yung ganito, talagang napaiyak ako kasi lab na lab po sila. Tapos, ang ginawa ko na lang, ano, hinayaan ko lang siya, hindi ko siya dinilig. Basta binayaan ko lang siya ng binayaan. Tapos, umabot ata ng buwan, saka ko uli dinilig. Ito naman po, sa awa ng Diyos, oh. Nabuhay siya at ang ganda-ganda na niya ngayon. O, oh, diba po? Kaya po kayo dyan, magtanim na rin po kayo ng aloe vera. Masarap na, maganda pa sa buhok ko. Oh. Diba? Pinangkukuskus ko din po ito sa buhok ko. Oh. Kasi, sabi nila maganda. So, nag-try ako. Babad ko muna siya ng 30 minutes. Sa ulo ko, yung kinuha ko yung ano nito, laman. Tapos, ikinuskus ko dyan sa buhok ko. After 30 minutes, saka po ako naligo. Saka nag-shampoo. Kaya maganda. O, di ba po? Kaya po kayo dyan. Tanim-tanim na rin po kayo ng aloe vera. Sige po, hanggang dyan na lang po ang aking video. Sana po, huwag po ninyong kalimutan, mga kababayan, mag-share at mag-like. At pwede na rin po kayo mag-comment dyan sa babang baba po ng aking video. Sa baba po makikita ninyo. Sa babang baba po. Sa ibabang baba talaga. Ito po, maraming maraming po salamat sa Diyos. Bye-bye and God bless to all of you. Bye-bye-bye. Thank you po. Salamat na maraming maraming po salamat sa panonood ninyo sa aking mga video. Salamat po.